Ito yung finish. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. Ayan yung magiging itsura. Ayan. Ayan guys, oh. So, ganyan siya. Ngayon, ito, ipapiping ko na lang. To. So, magiging ganyan ang itsura niya, guys. Yung dito sa may ibabaw, medyo ikaganyan nyo ng konti, guys. Oh. Para pagdating sa pagsuot, hindi siya yung gaganyan. Medyo nakabuka pa siya ng konti para susunod siya sa balikat. Ayan. Ang gagawin ko ay detachable na Filipiniana sleeve. Iba naman guys yung ginagawa ko pag detachable kaysa doon sa permanent na naka-attach sa body. Ito yung fabric na gagamitin ko, Detachable, at maglalagay ako dito ng lace. Ayan. So ito guys, hindi na ako naglagay ng piron dito. Ito na yung magiging fabric sa ibabaw. Pero dito sa lining, naglagay ako ng temporized pilon o yung makapal, yung ginagamit sa band. Ito yun. Yan. Naglagay ako nito guys para ginawa na natin yung sleeve. Hindi siya lulundo kaya itinutulak sa paibabaw. Yun ang sekreto kung bakit dito tayo kailangan maglagay sa lining. So, i-attach ko muna guys ito, yung lace dito sa Detachable. So, kailangan guys, siguraduhin nyo lang na nasa right side yung sa ibabaw. And then, balansihin lang natin yan. Ngayon, ibibrasting ko muna to paikot.
check natin guys kung pareho yung taas at yung forma dito sa ibabaw. Lalo-lalo na dito sa my curve. Kailangan balance yan. So, ayan. Kailangan guys, medyo nakaangat to ng konti ha. Hindi yung flat na flat na ganyan. Medyo nakaangat siya ng konti dito. So, parang ganyan oh. Para pagka isinuot, yung manga, yung sa may braso natin, hindi siya hatak. So, medyo relax lang. Ganyan. Ngayon, ito, lalagyan ko na to ng piping. Pero check ko muna guys, yung aking kailangan ay 18 and a half. So, check ko muna to kung lalabas siya na 18 and a half. So, ayan. 18 and a half. Sakto lang to guys. So, kailangan ko na lang tong i-piping. I-check ko rin tong kabila. So, ayan, 18 and a half. So, ngayon guys, papiping ko na to. Ang gagamitin ko ay Detachable